Hoy, pinila nyo! Pinila nyo! Pinila nyo yung driver! Bakalin nyo! Huwag! 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 Pag sinabi nyo pong inararo, anong ibig pong sabihin nun? Giniba na po. Giniba? Apo. Sa papaanong paraan? Yung claim po na ito, po ng claim, daglagay po sila ng malaking bakal. Oh, na, okay. Tapos sinabitan po itong bahay ko. Oo. So kanina umaga po, eh, napasugod si Mayor dito sa inyong lugar. Yeah. Ano po ang kanyang binalita o ibinigay sa inyo? Binigyan po kami ng financial na... Financial assistance. Sabi ni Mayor, itatayo po ulit itong bahay na to. Sabi ko po kay Mayor, paano po Mayor kung tatayo namin tapos bibigyan po ulit? Saan sabi po ni Mayor, ibang usapan. Ako na ang makakalaban nila. Ayun. Eh, nga po siya rito kaya. Oo, oh, pumanhik pa talaga siya dito. Hindi po maarte si Mayor. Talagang inaapto lang po kagad ang mga kahilingan ng mga taga-Pasig po. Ano naman po masasabi niyo na talagang nag-effort si Mayor na pumunta rito sa inyo? Nagpapasalamat po kami kay Mayor na maraming salamat po talaga. At nakasunan po nila ang aming hinaing dito sa bangbang na to. Hoy, pinila nyo! Pinila nyo yung driver! Bakalin nyo! Huwag! Para! Huwag kayo na kapanin ba? Diman, bakalin mo! Ulit nito! Alis kayo dyan! Mga kaibigan, itong kuha ng video na to noong pang-isang linggo to. Dito to nangyari sa Hobson Compound, dito sa Barangay Bangbang, Pasig City. Yan again! Meron mga kabahayan dito sa lugar na to na binagsakan ng bakal gamit ang crane. Mga kaibigan, itong video na to, Facebook live to, na video ng isa sa mga nakatira dito sa lugar na to. Ate Jalis, mga kaibigan, nakuha na natin ang panayam, yung mga taga rito, yung mga nakatira mismo dito sa lugar na to. At ang sabi, bigla na lang silang binagsakan ng bakal gamit ang crane. Ito, at dalawang araw na raw silang ginaganito. Itong isang malaking kumpanya. At sinabi rin nila na hindi raw ito property ng naturang malaking kumpanya. Ito raw kinatitirikan ang bahay nila dito, ayon sa kanila, ha? Government property daw to. Sir, ma'am, ano pong pangalan ninyo? Cornelio Babon Jr. po. Kayo po, ma'am? Cecil Reyes Babon to. So kayo po ay? Mag-asawa. Mag-asawa. Ang bahay po ninyo saan? Ito po. Itong kinatatayuan natin. Apo. Oh, ano po nangyari dito nung isang linggo? Bali po, sir, apat na araw po nilang binanatan tong bahay na to. Una po, yung bubong. Tinira nila nung bakal na bilog na nandun. Okay. Tinira nila yung gilid. Okay. Tapos nung pangalawang araw po, sabi ko, tinutukan po uli nila ng pinakamalaking bakal to. Sabi ko po, kung may papel sila, sabi po nila sa akin, andun na daw po yung attorney nila sa barangay. Okay. Pupunta daw po kami. Di kami naman po mga lalaki, nagpuntahan doon sa barangay. Okay. Tapos po, kung nasa barangay na po kami, pag-ayos na pag-ayos namin, tinempo nilang wala na kami, tsaka nila inararo na ho. Oo. Inararo na po itong bahay. Pag sinabi niyo pong inararo, anong ibig pong sabihin nun? Giniba na po. Giniba? Apo. Sa papaanong paraan? Yung claim po na ito, po ng claim, naglagay po sila ng malaking bakal. Oh, na, okay. Tapos sinabitan po itong bahay ko. Oo. Ginanon po nila, isinyawin po. Binagsak nila. Apo. Kaya, dapat itong kinatatayuan natin ay mayroong bubong. Apo. Ayan po yung bubong. So ito yung bubong na ito. Ayun, so... Kaya po yung dingding. Yan po yung dingding. Okay. Lumubo na po dyan. Pagbagsak, napunta na dun sa kabilang side. Pahila ginawa. Pahila ko pong ginawa nila. Oh, pahila kaya napunta dun. Oh, nasabi nyo ho, na nung giniba nila itong bahay ninyo, eh may bata pa ho. Oo, oh, oh, sumisigaw po kami, sumisigaw. Pero baliwala ko sa kanila, parang nagtatawanan lang po sila. Ah, yung tsaga dyan sa kabila. Tapos nagsalita pa po sa akin yung isang bodyguard ni Lau po na bukas, wala na yung bahay mo. Oh, I see. So, ibig sabihin, itong nakikita natin nito, ito yung may ginagawa sila dito, no? Ayun yung puno crane na, may crane, yun. Yun, so... Yung mataas po na yun, nakayo na yun, may ginamit. So, yung nakita namin kanina sa video na may, no? Apo, may bakal po. Ayun, oh. So, ilan po kayo sa pamilya ninyo, sir? Anim po.
Anim kayo? Apo. Oo. So, kumusta naman ang inyong buhay dito? Pag umuulan po, talagang pati yung loob ng bahay ko, bamba ako. Oo, oh, okay. Bamba. Kaya po, dyan na lang kung natutulog yun. Dyan natulog sila, yung mag-asawa, yung oh. anak nito. Dito na lang natulog, tapos kami doon sa baba. Ayun. Okay, so, kayo ba ay nakipag-usap sa kanila noon pa man na ito ay hindi kanila at wala silang papeles? Ganto po ang, ano po na, kauna-una po, kasi noon po, dito po ako nagtatrabaho sa kanila. Ah, ikaw? Po. Okay. Ano po ako dyan, leadman, foreman po ako dyan. Okay. Ngayon, nung ginaba ko rin po nila to, nakita nila na may space pa to, wala, hindi pa nakatayo yung bahay ko. Sinabihan niya na po ako na kung baka daw pwedeng humingi sila ng 7 metro sa akin, sa tatay ko, para daw dito, tambak to, mga yate na to. Oh, ito ng mga yate na to, ng mga sira-sira na. Okay. Ang inaano ko po, dahil laruan lang naman daw po ng mga bata. Okay. Ang inaano ko naman po, yung sa mga bata, yung aksidente. Ayun. Kasi pag tinambak po nila yan dyan, may posibilidad po na bumuho. Correct. Correct. Mm. Na madadangalan yung mga bata. Oh, ano nangyari? Tinanggal, ano po, bali, 3 linggo po akong hindi sinahuran yan. May week. Nung hindi kayo pumayag? Hindi po. Nagtrabaho pa rin po ako, tapos sinabihan po ako ng sekretary niya na bibigyan lang daw sa akin yung sahod ko kung mag-resign ako. Oh. Sabi sa akin. So, madalit sabi, nag-resign kayo? Opo, nag-resign po ako. Kailan kayo nag-resign? Isang taon na po. So, ibig sabihin, may interest pa rin pala sila hanggang ngayon dito. Okay. So, lumalabas. Kasi pag-aari na daw po nila to. Oh, lumalabas. Kung nakikiusap sila na 7 metro ang hihingi nila, kung nakikiusap sila, ibig sabihin, hindi kanila yon. Hindi po. Yung nga po yung ano ko, hindi kanila. Ba't yung hihingi sila ng 7 metro? Correct. Oo. Oh, kasi kung kanila yon, bakit pa hihingi? Ba't yung ayun. Oh. So, lumalabas. Ito, sir, may ano, no? May pader na parang ito yung boundary. Opo. Ang gana ninyo. Oh, I see. Okay. Salamat po ng marami. Ma'am, kayo naman po ang nakatira dito sa bahay na to. Ah, ito, ituturo natin. Ito yon, ito yung bahay na yon. Oo. So, yan ay binagsakan din yung tree na yon. Ayun, okay. Binatutulog na bata? Wala. Binaba ko lang po yung mga bata. Binising ko. Tumutulog na yan, saka na lang po kami nagbabana. Tama na po, may tao pa rito sa loob. Ah, sinabi nyo? May mga tao pa rito, may mga bata rito. Dire-direto. Binaba na lang namin yung mga bata. Ayun. Ilan taon na ba kayo naninirahan dito? Expert na po kami rito. Ah, expert na. Ito ay kilala na lugar na? Hobson po. Hobson. Dito sa barangay Bambang. No? O, ilan taon na kayo ngayon, madam? 33 na po. O, 33 years na kayo dito? Ako po, ano na po ako. Bali, ganun din po ako. Dito na rin po ako lumaki. Ah, kasi magkapatid kayo. Ayun. Bali, ano na po ako dito? 43 years na po ako dito. Dito rin. Ayun. Palugar na lang po na. Itong lugar na po. Oo. Ayun. Oo. So, anong pakiusap po ninyo kay Mayor Vico kaninang umaga? Yan po, na sana maaksyonan po itong ginagawa nila sa amin. Kasi sabi ko ni Consel Volta, bakit nag-ooperate pa raw ito? Eh, wala naman daw po palang permit. Ah, to operate? Opo. Oh, hindi na natin alam. Oh, hindi natin alam kung anong ginagawa nila dyan, ano? Ano po yun? Ano daw yan? Yung po yung mga... O sige, taga dyan ka dati. Construction po sa, ano, sa mga tulay, mga hospital. Hawak po lang kasi ng DPWH. Ah, contractor. Anong company po ba sila? Wing-An po. Wing-An Company. Oh. Wing-An Construction Company po yan. Ayun. Oh. So, kanina umaga po, eh, napasugod si Mayor dito sa inyong lugar. Ano po ang kanyang binalita o ibinigay sa inyo? Binigyan po kami ng financial na... Financial assistance. Tapos po, sabi ni Mayor, itatayo po ulit itong bahay na to. Sabi ko po kay Mayor, paano po Mayor kung tatayo namin, tapos hibahan po ulit. Saan sabi po ni Mayor, ibang usapan na. Ako na ang makakalaban nila. Ayun. Okay. Ibang usapan na nga naman yun. No? Dahil sasampahan daw po ng criminal case kung nasa kabila. Ayun. O magkano binigay sa inyong financial assistance kanina? 10,000 po. 10,000 bawat pamilya. Apo. So dalawang pamilya kayo, 20,000. Nakabili na kayo? Apo. 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 Diyan na. Hindi, binilipad daw po ng amakar mamaya. Kung hindi mamaya, bukas po na umaga. Kasi sisimulan nyo na agad yung pagkakas. Dahil hindi na po ako didikit dito, doon na po ako gagawa sa kabila. Oh. Dito lang ako gagawa sa kabila. Alam niyo ba yung panuntunan ni Mayor Vico pagdating sa demolition? Opo. Ano yun?
na relocation. No permit, no demolition. Yun, no relocation, no demolition. Yun. Kaya medyo iba yung ano niya kaninang umaga nung pumunta siya dito. No? Pumanhik nga po siya rito. Oo, pumanhik pa talaga siya dito. Kaya hindi pumaarte si Mayor. Talagang inaksyonan po kagad ang mga kailangan ng mga taga-Pasig po. Ano naman po masabi niyo na talagang nag-effort si Mayor na pumunta rito sa inyo? Nagpapasalamat po kami kay Mayor na maraming salamat po talaga. At nakasunan po nila ang aming hinaing dito sa bangbang na to. Kasi ang pagkakasabi mo kasi nila sa amin, dali-dali ka, lalahatin mo dahil yung bahay na to. Lalahatin nila. Ito bang property na to, pag-aari ng magulang ninyo? Hindi po. Government property. Government property. Kaya ang pagkakasabi ko naman po, kasi po ito po yung dating gagawin dahil katulad na sa Yes, sumina. Yes. Diba? Alam ko ito ngayon. Ang sabi ko naman po, pag once na kinailangan na ng gobyerno, ako na mismo gigiba ng bahay ko. Correct. Baga ano, hiniram ko lang. Samantala lang na hindi pa ginagamit. Pero pag ginamit na, ako na mismo. Hindi lang yung pader na yan, sinakop pa rin nila yan. Dapat 3 meters away sa pader. So yung po nga tinatayong housing project ngayon ni Mayor, in case na i-offer po sa inyo, tatanggapin niyo po. Okay. Para sige. Makaiwak na rin po. So, anong panawagan niyo sa mga Pasigueño na may kahalintulad na kalagayan sa inyo? Huwag po tayo matatakot sa mga ganyang katao na maabuso. Lumaban po tayo. Andyan po si Mayor. Tutulungan po tayo, Mayor. Habat na mga kaya ni Mayor, tutulungan po. Pero sa legal na paraan, ha? Huwag karahasan. Mahirap yun. Wala naman po kami ginagawa rito na ano. Kahit nagigiba sila. Pinanonood lang po namin. Hindi lang kami ng video. Sino pa nga po ang nambabato sa amin, eh? Sino po ang nambabato? Sabi kaya sabi ng mga tatanda, pabayaan nyo lang. Bibigyan natin, pabayaan nyo. Correcto. Mga ano. Yan, itsura ng bahay namin. Para kaming daga ngayon. Ayan. Wala na. Sira-sira na lahat. Wala na kaming tutulugan. Pati yung higaan ng baby ko, nasira na din. Alis ka dyan, Rain. Umalis ka dyan. Baka paggawa mo lang, Rain. Wala eh. Ayan, sira na rin yan. Bahay ng kuya ko. Bahay ni Donna. Bahay ko. Sira-sira na lahat. Ayan. Stop mo na. Ito yung pinandurog, oh. Yan, yung crane. Crane na yan. Tapos, ito yung bakal. Yun sa baba. Ako hindi makita. Ayun, nakita na, anak. Kita. Baka mapindot uli. Yan. Ayan, mga walang hiya. Mga hayop. Oo, wala na kaming bahay, Ana. Ito. Yan, sira na lahat. Si Ana nagko-comment. Pati bahay niyo giniba na din. Giba na yung bahay namin. Wala na kaming tutulugan. Yan. Yan. Higaan namin, wala na. Yan. Huyag-huyag na lahat. Durog na. Ano yan, kuya? Hindi nasira yung kila Gladys. Sa amin lang muna to inuuna yung mga nasa gilid. Babanta pa uli. Magsisira uli sila. Yan, para kaming binagyo rito. Sira-sira mga bahay dito. Yan. Ano? Ano yung pito kanina? Yan yung mga walang hiyang yan. Sila yung naninira ng bahay dito. Yan yung bakal na gamit. Nakakabit pa. Kasi bigla silang tumakbo kahapon. Maraming pulis kahapon. Tsaka pinasok na sila ni Kapitan.
Hindi nga ma-picturean kasi nga mga nakamaskara sila. May mask, buong ulo, naka-jacket, may guantes, hindi mamumukaan talaga. Yan yung baka lang ginagamit. Yan. Yan ginagamit nila pag sinisira nila yung mga bahay dito. Hindi namin alam paano ulit kami magsisimula. Wala na kaming magagawa.